Hola Marines! Welcome back to my channel. Today, meron na naman po tayong panibagong produktong sinubukan. And yes, isa na naman po itong skincare. For the past few weeks, I've been engrossed into discovering new skincare line. Mostly ay local, pero meron din namang mga international brand. And yes, magsisimula na naman po tayo mag-rejuvenate mga Marias. But you don't have to worry because this brand that I'll be trying right now is promising to be gentle and mild. Ito ay mula sa isang local brand na ilang beses na nating na-feature sa ating channel. So ano nga ba ang produktong ito? Ito ay walang iba kundi ang Skin Beautica Skin Potion Beautifying Set. Maria, Maria. Guys, so you heard it right. Meron na naman pong panibagong produkto ang Skin Beautica at ito nga ay ang kanilang Skin Potion Beautifying Set. So medyo matagal-tagal ko itong inabangan, mga 2 weeks yata akong pabalik-balik sa Shopee and Lazada para abangan kung may mauunang reseller na maglalabas ng produktong ito para ma-share ko kaagad sa inyo ang aking experience. So ito ang itsura ng kanyang box. Napakaganda, napaka aesthetically pleasing, napaka-mild ng itsura, parang pang-baby nga yung product na to eh. Then sa likod, makikita mo lang yung kanyang directions for use, and morning and night routine, ingredients, and yung kanilang claims. So basically, na-film ko na siya nung bago ko siya gamitin. However, nabura ko yung film na yon. So ngayon, ipapakita ko ulit sa inyo yung laman niya. So meron siyang apat na skin steps or skincare steps. Meron siyang soap, toner, day cream, and night cream. So basically, ganito yung itsura ng soap niya. Nabuksan ko na nga kasi nagamit ko na siya for a few days. And merong labeling yung kanyang soap. So sa soap niya, nakalagay dito na meron siyang coconut oil, deionized water, sodium hydroxide, fragrance, kojic acid, glycerin, and collagen. Then we also have a toner. So basically, may mga sticker seal sila. Nilagay ko na lang dito sa taas, pero nakalagayan mula dito papunta dito, which is good kasi malalaman mo na safe yung mga product. And then kapag binuksan mo tong toner na to, may isa siyang lock, parang mechanism na i-open mo siyang ganyan. So mas sealed yung product, hindi siya basta-basta matatapon. Now yung kanilang day and night cream, 10 grams each. Merong sun yung day and merong moon yung night. So yung kanilang day cream is more of a BB cream. Meron siyang konting tint and sobrang bango nito. Kaamoy niya yung Victoria's Secret na pabango na na-mention ko sa review ko ng kanilang lotion, sa Mint Glow Lotion, tama ba? Yung amoy nun, parehong-pareho nito, which is sobrang bango. And then yung night cream naman nila, wala masyadong amoy, pero mabango pa rin. Relaxing and may cooling effect siya. So ayan, white yung kanyang color. So basically, this retails for 280 pesos and it's available now sa Shopee, sa Lazada, sa Facebook, sa Instagram. As long as my Skin Beautica reseller, baka kapitbahay mo nga lang meron na. So madali mo siyang mabibili kasi nga affordable siya and at the same time, yung kanyang packaging ay kompleto na. Meron ka ng cleanser, toner, day and night cream. And siya nga pala yung toner, hindi ko nabanggit yung ingredients, meron siyang glycerin, kojic acid, vitamin C, and may fragrance. As well as yung day cream niya, meron ding glycerin, and merong sunflower oil, iron oxide, titanium dioxide, which is the sunblock for the SPF, and meron din siyang fragrance. Obvious naman kasi nga kaamoy niya yung lotion nila. Yung night cream naman, merong grapeseed oil and kojic acid as well as glycolic acid and lactic acid. So yung mga exfoliant ay nandoon sa night cream. So now that we know a couple of things about this product, enough of the introduction, and let's go to the demonstration. Alright, so I just finished showering, and ito yung soap, nangalhati na lang siya kasi ginamit ko na yung soap. And then, open na natin yung toner, just wanna show you how it will look like, and the texture, and the smell. Basically, this will be the first impression, unboxing part 2. Alright, so yun yung sticker tape niya. And then, buksan lang natin to. Oh my god, natapon. So, meron siyang ganito, lock. Kaso nabuksan ko siya lahat. So, hawakan nyo para mabuksan nyo yung other side. I don't know, magkabila ba? Ayun. Ganyan yung kanyang lock. Which is nice kasi hindi basta-basta matatapon or mag-leak. So, now let's just put or use 2 pieces of cotton pad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then I think somebody's sending me a message. Alright, so swipe up, upwards, outwards,
Huwag kiskisin, huwag balik-balik. Just one stroke. And avoid the eye area. Ang bango niya. I mean, hindi siya yung typical rejuvenating. May konting refreshing scent. Lower jaw lang, huwag sa neck. Hanggang dyan lang. Ulit tayo. Again, iwas sa gilid ng labi, gilid ng ilong, and palibot ng mata. That's it. We're done with the toner. Let's proceed with the day cream. Kasi hindi pa naman ako matutulog, so day cream tayo. Ito yung itsura niya. Oh, sorry. It's night cream. Ito, yung may sun. So, ganun din siya. Meron lang siyang Skin Beautica tape. Mamadali ako kasi naglilinis kami. So, yan. Tanggalin yung tape. Let's see how it... Oh my god. It's overflowing and... Oh, it looks like... It's tinted. Ganyan yung tsura niya. Siguro tinted to. Alright, so dito lang tayo sa takip. Ano ko sila lang dito. Pero hindi siya... Ano tawag doon? Ang bango! Ang bango ng cream na to ah. In fairness. And ang bilis niyang i-blend. Since this is a day cream, kailangan madami para makuha natin yung SPF protection nito. Ang dali lang niyang i-apply, ang bilis lang niya ma-absorb. Ang bango, parang may cooling effect siya. And then, since this is a day cream, pwede siya hanggang leeg. Saka under the eyes. Pakita ko sa inyo yung texture. You know, para talaga siyang day cream lang. I mean, moisturizing cream, moisturizer, ganun. Ang bilis niya na-absorb. And cooling, and may konti siyang tint. Parang blurring lang yung tint niya. And mabilis din siyang matuyo. So, and that's it for the daytime skincare routine using Skin Beautica Skin Potion Mattifying Day Cream. Then, I'll see you guys later for the nighttime skincare routine. Alright, Maria, this is already our nighttime skincare routine. So, we will start with the toner because I already washed my face. So, I normally do not super dry my face after washing. I get a clean towel and ganyan lang. Yung hindi yung sobrang tuyong-tuyo kasi I don't want to lose all the moisture of my skin. And now, we're gonna proceed with the toner. Same step from the daycare, the daytime skincare routine, and daycare. Dalawang pirasong bulak. And then, open this. 6 to 7 drops. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 to 7, depending on sa so cotton ball, cotton pad, or malaki ba yung face nyo kagaya ko, or kung maliit ba. So, it's up to you. So, now, again, upwards, outward. So, 1, 2, 3. Avoid eye area. Avoid the sides of the nose, inside of the mouth. Mayroon talaga siyang fragrant na naamoy ka. Hindi siya kasing tapang ng mga rejuve set na natry ko before. Yung amoy, I mean. And then, hanggang upper jawline lang, dito lang tayo. So, again, pwede ka umulit ng konti, pero bawal kiskisin. Upward, outward. Iwas sa eyes, iwas sa sides ng nose, and iwas sa sides of lips. Alright, we're done with the toner. Now, it's time for the nighttime cream. So, Skin Potion Beautifying Night Cream. Ito yung merong buwan. And let's open it. Then, dahil lagaw tayo ng tape, linisin ulit ng kamay, patuyuin. Oh! It's just a white cream. Most of the time, your rejuvenating night cream is parang, ano ba yun? Madilaw? Ito yung white. So, let's see. Let's just use the one on the lid. Ito yung consistency. Medyo similar siya dun sa isa na parang lotion type. Parang ganun din yung amoy. Hindi ko sure. Yeah, this is like lotion type. So, lagyan natin. Kuha tayo dito. Sa one side lang tayo magkukuha ha, para iwas contamination. Meron din siyang cooling effect kagaya nung day cream. So, ayan.
Maribel sa jawline. Then that's it. Upward, outward. Immediately, may whitening. So, hindi ako naglalagay directa sa under eyes. Yun lang, kung ano lang talaga yung matira sa fingertips ko, yun na lang para hindi sobra kasi hindi natin gusto mamalap yung under eyes natin kasi that's the most sensitive area ng eyes natin. So, or face natin. So, that's it for the nighttime skincare routine. I'll see you guys tomorrow. Good morning, guys. This is day one of me using the Skin Beautica beautifying potion and it's a little oily on my nose right now. I have not washed my face at all and I think yung mga redness sa skin ko medyo mas prominent siya ngayon. I think because of the active ingredients of the rejuvenating, but I'm not really sure. That's the only observation that I have, but other than that everything's normal. I don't have anything na sore on my skin or mahapde or peeling yet. So it's just day one and I'll see you guys later. Hey guys, good morning. This is already day two ng paggamit natin ng Skin Potion Beautifying Set. This is how the rejuvenating set looks like. Kakahilamos ko lang. Medyo basa-basa pa yung face ko. Because I would suggest huwag nyo siya masyadong babasain. And I have this bottle na may water. So ini-spray ko talaga siya on my face. So this is how currently looks like. Alright, I'll see you guys tomorrow. So, ayun nga po, Marias, yung aking 2 days experience, day 1 and day 2, using the Skin Potion Beautifying Set. The reason why I'm doing a part 1 of this review, kasi marami ang nagre-reklamo na ang haba ng aking mga review ng rejuvenating set. That is because pinagsasama-sama ko yung first impression, demonstration, as well as my 7 to 10 days experience. So, this time, first part lang tayo, introduction and also unboxing as well as demonstration. And if you're interested to know more about my experience with this product, make sure to head on to the next video, which is the part 2. Most probably after a week, maipapublish ko na siya after this video. And mas malalaman nyo doon yung mga dapat nyong tandaan tungkol sa product na to. But right now, let's go through the benefits of the ingredients that it has. So, for the kojic acid na meron sa soap, of course, alam naman natin na yun ay for the melanin production para ma-even out yung ating skin tone and as well as yung mga acne scars. And then, for the glycerin, it is a humectant that attracts hydration on the skin para at the same time, kahit nagbabakbak tayo, hindi naman dehydrated yung dating ng ating balat. For the collagen na nandun din sa soap, we all know that it's an antioxidant, plus it also helps us reduce the signs of aging. For the toner naman, it also has glycerin and kojic acid, which is similar to the soap. Pero this one has vitamin C, which is another antioxidant that helps even out the skin tone. For the day cream, meron siyang sunflower oil and glycerin for the hydration and also for the moisturization. And then meron siyang titanium dioxide, which is a sunblock that protects us from the harmful rays of the sun, which is only the outer part, pero pwede na rin kesa naman sa wala tayong sun protection. And then yung kanilang night cream may grapeseed oil, which is anti-inflammatory and ideal for acne. And nandito nakalagay yung glycolic acid na exfoliant or exfoliator na nagtutulong para magbakbak yung balat natin. So wag mo masyadong dadamihan yung night cream kasi yun yung nakakatulong sa pagbabakbak. Speaking of pagbabakbak, yung soap, toner, and yung night cream, lahat yun may rejuvenating actives. Except dun sa sunscreen, lahat yun dapat iwasan yung palibot ng mata, gilid ng ilong, at gilid ng labi. Bakit? Maninipis yung balat dyan. May nagtanong sa akin, dapat ba talagang iwasan? Gusto ko pilosopohin na bahala ka, di ikaw ilagay mo. But the thing is, I've experienced it and the reason why I'm doing this video is para ma-share sa inyo kung ano yung mga dapat iwasan at as much as possible ay hindi nyo na ma-experience yung mga paghihirap na napagdaanan ko, diba? So, kaya nga kayo nagre-review or nanonood ng mga videos ng ibang mga vloggers eh para maging mas matalino yung pagpili nyo sa pagbili ng mga produkto. Anyways, aside from pag-iwas sa paligid ng mata, paligid ng ilong, at paligid ng bibig, kailangan nyo rin tandaan na huwag nyong i-overuse or i-overdo ang paggamit. Yung sabon, hindi dapat patagalin ng more than 1 minute. Now, pag nagsabon ka, insert ko ulit dito yung clip kung paano ako magsabon, hindi mo kailangan kuskusin na para bang panay grasa yung mukha mo. Kailangan gentle ka lang kasi nga may mga actives yung ating soap na 10 times stronger than regular kojic soap. Kasi nga rejuvenating ito, it's a must to be used for only 30 days. Meaning, jam-pack yung mga actives nito para mas mabilis yung pagpapaganda ng balat natin.
Other than that, yung toner, again, huwag mong ikiskis. Hindi kaldero ang mukha mo para kiskisin. Kailangan upward, outward lang. Maximum of 2 times lang pagbabalik ka. And hanggang dito lang sa upper neck, hindi na pwedeng bumaba. Kasi mas sensitive yung neck natin. Kaya dapat, hindi natin siya ginagamitan ito. Another thing, mag-patch test ka muna. Bago ka gumamit nito, siguraduhin mo na kapag patch test ka. Kasi yes, mura lang to, 280 pesos. Pero kung magkaroon ka ng allergic reaction, eh isusumpa mo tong product na to. And worse, baka ma-hospital ka pa, mas malaki pa yung magastos mo kaysa sa 280 pesos na tinipid mo, diba? So make sure magpa-patch test ka, allow 24 to 48 hours before you start using the product. And if it's your first time, and baguhan ka sa skincare, ang gawin mo, unahin mo muna yung sabon. Unahin mo siyang gamitin sa gabi, and then kinabukasan, 2 beses, pagkaligo naman, tsaka sa gabi ulit. Kapag walang reaction, okay na yun, pwede mong isabay na si toner. And then sa ika-third day, tsaka mo sila sabay-sabay gamitin. Kasi hindi kagaya ko, maraming beses na ako nakapag-try ng rejuvenating set. This will be my 3rd time. And I know quite a lot of things about skincare. And I know well my skin. So alam ko kung ano yung mag-e-effect, ano yung allergic ako, ano yung combination na hindi pwede. But for you na baguhan, eh dapat dahan-dahan mo lang i-incorporate itong mga skincare na to sa iyong routine. Pagdating naman dun sa kanyang day cream, kailangan 1 area at a time. And huwag mong lalagay nung yung nauusong dot, bago ikikiskis. Kasi may tendency na matuyo na siya or mag-dry up na siya faster. Yes, pwede mo pa siyang i-blend. However, it will actually promote tagging, yung pagaganyan ng balat mo, and it will cause premature aging. And nagpapaganda ka nga, tapos gusto mo namang wakwakin yung mukha mo. So, wag ganun. Dahan-dahan lang. So, konti-konti lang yung gamitin mo. And huwag kang mag-makeup kapag nag-rejuvenate ka. Kita mo ba yung mukha ko? Wala akong base makeup. I have eyebrows. I have, tawag dito, eyeshadow and lipstick. Wala akong makeup sa face. Ginamit ko yung ating sunscreen. And nakatatlong beses ako dito sa under eyes para matakpan yung aking dark under eyes. Ginawa ko siyang concealer and foundation. So, as much as possible, huwag kang gagamit ng base makeup. Kung kailangan mo talaga mag-makeup, lipstick, kilay, eyeshadow, pwede. Hindi na nga rin ako nag-eyeliner at mascara kasi magbi-bleed yun dito. Tapos gagamit ako ng makeup remover, baka mahirapan ako kasi baka ma-irritate siya and all. So, yun yung mga bagay na iniiwasan natin kapag nagre-rejuvenate. Kung pregnant, lactating ka, underage ka, wag mo nang ipilit, moms. Mag-intay ka na lang hanggang sa mga anak ka or panoorin mo yung isang rejuvenating set na nireview ko na all organic and all natural ingredients. Ilalagay ko na lang yung link down below. So far, yun pa lang yung mga naobserbahan ko dito sa Skin Beautica Skin Potion Beautifying Set. So far, so good. Wala pa naman ako masyado nakikitang difference. Ika-third day ko na ngayon and nagsastart nang lumabas yung pamumula na mukha ko kaya talagang dinamihan ko yung day cream. Kasi yung mga acne scars ko ay talagang protruding na siya para ba ang nagbatik-batik na yung mukha ko. Although wala akong active pimples so far. So yun pa lang yung mga maishashare ko sa inyo ngayon. So if you wanna know what happened on the next few days, make sure to watch the part 2 of this video. So that's it for today's video. I hope may natutunan kayo before you purchase this product or any rejuvenating set at all. And thank you so much for watching and I'll see you on my next video. Goodbye!